same devotion in whatever his hand finds to do. Kaya po, mabilis na na-promote si Joseph. Sa isang, sa mahabang panahon, 12 years he was in prison. Sa isang idla, wala pang isang oras, siya ay nasa posisyon ng hari. He was promoted from the pit to the palace. At an instant, gumising si Pharaoh, problemado, hindi niya alam kung paano masusulusinan yung kanyang problema. Lahat, nag-worry na yung mga tao. And then here comes the cupbearer. Now I realize my fault. This is my fault. I now remember my fault. 2 years ago, you have placed me in the prison with the baker. And I remember that there was a man, a Hebrew, that interpreted my dream. Sa isang iglap, si Joseph na promote. He was brought to the king. Dinala si Joseph sa hari, and he began to interpret the dream of the Pharaoh. And Pharaoh was so amazed. Sabi na, you are a very powerful man. Everything you did, he discerned that it was from God. He knows that this man was from God. Kaya sabi niya sa Genesis 41:38, so Pharaoh asked them, can we find anyone like this man in whom is the Spirit of God? Meron pa ba tayong makikita higit sa taong to? He's a man of the Spirit of God. Why? Because he knows the things of God. Alam niya kung ano ang mga kalooban ng Diyos. Alam niya kung ano ang mga salita ng Diyos. Alam niya kung ano ang mga plano ng Diyos. And then in verse 42, then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. Right away, from the prison cell, promoted si Joseph. Kinuha niya yung sisig, ininagay sa finger ni Joseph. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as his second in command, and men shouted before him, make way, make way. Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Amen. He became the prime minister of Egypt on an instant. Amen. Hello. Amen. Kaya kung gagawa ang Diyos ng Himala, at the twinkling of an eye, gusto kang pampalain ng Panginoon, gusto kang i-promote ang Panginoon, gusto kang gawin ng pagkakalang Panginoon. Remember, Joseph's key is changed character. Joseph's key is wholeheartedly. He worked wholeheartedly. He worked as he is working for the Lord. That is the key of Joseph. So whether in the prison or being second in command of Egypt, we see that Joseph worked wholeheartedly, and so he was rewarded by the Lord. Amen. Hindi siya naging tamad-tamad, hindi siya nagpaka-relax-relax lang. He worked wherever he is wholeheartedly. And he changed his character. Alam mo, sabi ng Proverbs chapter 22 verse 29, do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Nakikita ka ba ng mga taong skilled? Hindi lamang sila naglilingkod sa mga obscure na kung sino-sino lang. Sa mga hari sila naglilingkod. Kaya mga kapatid, if you are serving in the church, know for yourself that you are not just serving anybody else. You are serving the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya dapat, kung naglilingkod ka sa Panginoon, magsaya ka! Yes. Kasi hindi lahat ka makapaglingkod sa Panginoon. Joseph was promoted at an instant because he was a changed man in his character. He worked wholeheartedly. And thirdly, the dirty of Joseph is his humble spirit. Joseph has a humble, spirit. Tawag sa kanya. And of course, nung nasa posisyon na si Joseph, alam mo, kung pwede niyang isipin ngayon, eto na yung cupbearer. Kinalimutan ako, nakiusap ako, nagmakaawa ako, pakisabi mo naman kay Pero.
Siguro nakaupo na sa trono si Joseph. Kapela ni Kareto. Naalala ko yung mga, naalala ko yung pakiusap ko sa inyo. Natatanda ako. Gusto mong bumalik? Because, ano man sabihin niya, pag sinabi niya, kakulong mo yan, kulong siya. O pag sinabi niya, pukutan na muna, pukutan na muna yan. Because he's already powerful man. Kita natin. And remember, Pharaoh gave the highest leadership position in Egypt as if he was a king. Sabi niya sa Genesis 41:44, Pharaoh also said to Joseph, I am Pharaoh, and without your consent, no man may lift his hand or foot in all the land of Egypt. Pag sinabi mo, hindi po pwede din yan, hindi barat din yan. Nasa sa'yo lahat ng mga desisyon mo, ano man ang gusto mong gawin sa Egypt. Now that the king is reigning, Joseph was a king as reigning king of Egypt, he could have Solomon Potiphar's wife. Naalala niya, of course, general si Potiphar, nakita niya si Potiphar, yes sir! Asa niya asawa mo? Naalala ang asawa mo? Pakitawag yung asawa nito. Pakitawag yung mga judges. And let's have an opening of the case. Let's have a trial. Because I was sent to prison 12 long years. I suffered the prison by accusing me of rape, attempted rape. Ano natin? Kung ipubuhos ni Joseph ang kanyang panahon doon sa paghihiganti sa mga tao yun, meron siyang karapatan. But the reason that the Lord has already brought him to the palace is because he had a humble spirit. He can manage everything. He does not want to spend his time retaliating to the people who offended him. Ayaw niya mag-aksaya ng panahon. Kasi pag-aaksaya ng panahon, ang pag-iisip na ikaw ay makapagdigati sa mga tao gumawa sa'yo ng hindi maganda. Amen. Jesus never spent time or wasting time to the people who rejected him. What he do is to do the work of God, the Father. Sabi niya, I have come to do the work of the Father. Nung siya ay kinakwil, sabi ko rin, umalis ang kanyang mga disipulo, napakaraming tumalikod sa kanya. Hindi niya sila hinabog-habog ko, sorry na, kasi siya na, kasi ninyo, siyempre, kailangan mo kasi mag-preach din minsan ng medyo strong na teaching. Alam ko na, okay kayo, pero sorry na, balik na kayo. Ginawa ba ni Jesus yun? Hindi niya ginawa. Sa John chapter 6, sabi niya nga, tinanong niya yung 12 o kayo, sasama kayo? Bala kayo. Basta ako, gagawin ko yung pinagagawa ng Ama. Ang aking gagawin lamang, yung ipinagagawa ng Ama. He is focused. And you know, Joseph was a man full of humility. Genesis 41:44, sabi niya, Pharaoh also said to Joseph, James chapter 4, verse 6, sabi niya, but he gives us even more grace to stand against such evil desires. As the scripture says, God opposes the proud, but favors the humble. The reason why Joseph was promoted, God had already seen the humble spirit that is reigning in the heart of Joseph, the readiness of Joseph. Pwede ko nang ilagay si Joseph sa trono. Pwede lang ma-fulfill yung promise ko kay Joseph. Why? Because nagmamanifest na yung mga changes of character. Nagmamanifest na yung kanyang pagtatrabaho. He worked wholeheartedly as if working for the Lord. Nagmamanifest na, I have seen his humble spirit. James 4:10, sabi niya, humble yourself before the Lord and he will lift you up. Do you want to be lifted up? The way to up is to go down. Ulitin ko yun. The way to up is to go down. Amen. Gusto mong i-uplift ka ng Panginoon, you must humble yourself. Hindi ko sinasabi pababae mo yung tingin mo sa sarili mo, pero iba kung baba mo yung sarili mo. Iba kasi yung nagpapakumbaba, iba yung nagpapakababa sa sarili. 1 Peter chapter 5, verse 6,
Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Meron palang panahon talaga na i-lift up ka ng Panginoon. Kaya sa akala mo, para na lang puro bawa, puro na lamang suffering, puro na lamang hardship, huwag kang tumigil. Huwag mong baguhin. You must maintain your changed character. You must maintain working as if working for the Lord. You must maintain a humble spirit kahit na ipahiya ka nila, kahit kapagtaka ka nila ang pagkatao, kahit na i-reject ka nila. You must maintain that humble spirit because one day, at an instant, God can live by you. Joseph knows God fully well, who says, vengeance is mine. Hindi siya naghigalte dun sa mga taong gumawa sa kanya ng pasakit. Kasi naiintindihan niya, inalaw pala ng Diyos doon para sa kanya. And everybody said? Amen. And fourthly, last but not least, key to Joseph's success, he fully forgave. Fully. Minsan, totoo bang nagpatawad, pero hindi galaw. No, we must fully forgive. Kinakailangan ang totoong pagpapatawad. Natutuwa tayo sa kwento ni Joseph eh. Pero hindi natin minsan lubos na maranasan kung ano yung naranasan ni Joseph na klase ng pagpapatawad. In Genesis 50 verse 15, sabi niya, when Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, what if Joseph hold a grudge against us and pay us back for all the wrongs we did to him? So they sent word to Joseph saying, your father left this instruction before he died. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servants of the God of your father. When their message came to him, Joseph wept. He cried. It's not easy. You know, sometimes we say we forgive. But when we realize and we remember all the things that they have done, Joseph cried. He wept. A human being. That's why sometimes it's so easy to say, oh, mapatawad ka na lang, parang. Yes, but the pain is still there. Hindi naman ibig sabihin that you fully forgive, hindi ka na nasasaktan. Hindi naman ibig sabihin you have